ako si Arman Kuya Roms at edad 28. Ang asawa ko naman ay si Maricel, edad 25. Si Maricel ay may kapatid, siya si Joff. Noong hindi pa kami mag-asawa ni Maricel ay siya ang nagpapaaral kay Joff sa college. Wala na kasi silang mga magulang, dalawa na lamang silang magkapatid. May stable na trabaho si Maricel hanggang sa makilala ko nga siya at naging girlfriend. Pero hindi pa tapos si Joff noon nang magkakilala kami ni Maricel. Okay naman sa akin, naiintindihan ko si Maricel. Gusto niya na makapagtapos si Joff. Si Joff naman ay masipag mag-aaral. Isa sa kasunduan nila ay bawal ang mag-girlfriend si Joff habang nag-aaral. Pero walang kaalam-alam si Maricel na meron na palang tinatagong girlfriend si Joff. Natuklasan ito ni Maricel nang mag-graduate na si Joff sa college. Sobra ang sama ng loob ni Maricel sa kapatid niya, pero wala rin siyang nagawa pa kundi tanggapin na lamang si Cynthia na girlfriend ni Joff. Nang mag-umpisa magtrabaho si Joff ay lalo pa silang nagmahala ni Cynthia, pero pinipilit naman niya na makatulong kay Maricel sa pinansyal. Hanggang sa nagdesisyon na nga kami ni Maricel na magsama na sa iisang bubong. Kasama pa rin namin si Joff sa bahay. Tulungan kami sa paggastos. Okay naman kay Joff. Pareho naman kaming may trabaho ni Maricel hanggang sa napag-isip ni Joff na mag-apply para magtrabaho sa ibang bansa. Natagalan siya sa pag-asikaso ng kanyang mga papeles at nahirapan si Joff. Lumipas pa ang ilang buwan. Isang araw umuwi si Joff sa bahay nakasama na ang kanyang girlfriend na si Cynthia. Ayon sa kanya ay magsasama na daw sila ni Cynthia. Nalungkot bigla si Maricel dahil hindi niya inaasahan na mag-aasawa na si Joff. Ganun pa man ay wala rin nagawa si Maricel kundi tanggapin na lamang ang desisyon ni Joff. Makalipas ang isang buwan, biglang tinawagan si Joff ng kumpanyang in-applyan niya sa ibang bansa. Kaagad na nagdesisyon si Joff na ituloy para makaalis siya at makapagtrabaho abroad. Hanggang sa natuloy na nga ang pag-alis si Joff patungo sa ibang bansa. Naiiwan si Cynthia sa bahay. Nangakong mag-ipon siya para pagbalik niya ay magpapakasal na sila. Ilang buwan pa lumipas ay nagpapadala naman si Joff ng pera kay Maricel. Malaking tulong yon. Pati kay Cynthia ay nagpapadala din. Regular ang pagpapadala ni Joff ng pera sa amin buwan-buwan. Pero mas malaki ang perang ipinapadala ni Joff kay Cynthia. Magmula nang umalis si Joff ay hindi na niya pinagtrabaho pa si Cynthia. Gusto ni Joff ay sa bahay lamang siya. Nakikita ko naman na marunong din makisama si Cynthia sa amin. Madalas, dahil siya lamang naiiwan sa bahay, ay siya na ang nag-aasikaso ng lahat. Pati pagkain namin ay siya na ang nagluluto. Pero napapansin ko naman si Maricel na hindi niya kinakausap si Cynthia. Mabuti at mabait naman si Cynthia, tahimik lang. At parating nasa loob lang ng bahay at madalas nakausap si Joff sa video call. Hindi ko nakikita si Cynthia na nakikipagchismisan sa labas. Lingid sa kaalaman ko ay malaki na rin pala ang sama ng loob ni Maricel kay Cynthia. Dahil daw kay Cynthia, kaya medyo lumayo ang loob ng kapatid niyang si Joff sa kanya. Sa madaling salita ay malaki ang pagseselos ni Maricel kay Cynthia. Ano ka bahan? Hayaan mo na si Cynthia. Mahal ng kapatid mo yan kaya dapat mahalin mo rin. Salita ko kay Maricel. Pero mukhang ayaw makinig sa akin ni Maricel at may balak pang hindi maganda kay Cynthia. Gusto kong paghiwalayin sila ni Joff. Hindi ko siya gusto para sa kapatid ko. Salita ni Maricel sa akin. Ilang araw pa ang lumipas, muli namin na pag-usapan ni Maricel si Cynthia. Han, naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo noon na paghihiwalayin ko sila ng kapatid ko? Salita sa akin ni Maricel. Oh, ano na naman? May naisip na akong dahilan. Akitin mo at diskartihan mo si Cynthia tapos aawain ko siya para may dahilan para maisumbong ko siya kay Joff.
Nakuhan, hindi maganda yan, binabalak mo. Wala namang kasalanan sa iyo yung tao eh. Salita ko kay Maricel na pakiramdam ko ang sama-sama ng ugali niya. Sa totoo lang Kuya Roms, mabait naman talaga si Cynthia. Wala akong masasabi sa kanya at masarap pa magluto. Sa sinabing ang yun ni Maricel ay pumayag na lang ako dahil ayoko namang humaba ang usapan namin. Kinabukasan nga ay sinadya akong umuwi ng maaga. Mas maaga kaysa kay Maricel. Madalas kasi sabay kami umuwi. Kung sino man ang nauunang lumabas sa trabaho ay naghihintayan kami. Ayun na nga Kuya Roms, nauna na akong umuwi kay Maricel. Naadatnan ko naman si Cynthia sa bahay na naglalaba. Alas 3 na yon ng hapon. Nabigla pa si Cynthia sa pagdating ko dahil hindi niya inaasahan na maaga ako makakauwi. Habang naglalaba nga siya ay basang-basa ang suot niyang t-shirt. Kaya hindi ko maiwasan na mapatitig sa kanyang kabuuan. Bakat kasi ang lahat. Ngayon ko lamang napansin na ang ganda pala talaga ng katawan ni Cynthia. Pati ang kanyang mukha ay maganda rin at napaka-flawless pa ng kanyang kutis. Katamtaman lamang ang laki ng kanyang future. Talaga namang kaakit-akit si Cynthia. Aba kuya, ang aga mo yata. Nasaan si ate? Kaagad niyang bungad sa akin. Maya-maya pa yung ate Maricel mo. May OT pa yata siya. Sagot ko naman kay Cynthia. Akma na sanang kukuha ng pagkain si Cynthia pero pinigilan ko na. Busog pa naman kasi ako. Kaya kinausap ko na lang siya habang naglalaba. Nagtimpla na lang muna ako ng kape. Cynthia, pasensya ka na sa ate Maricel mo ha. Ewan ko pa dun sa ate mo parating mainit ang ulo sa'yo. Wala yun kuya, alam ko naman na masama ang loob niya sa akin dahil pakiramdam niya. Inagaw ko sa kanya si Joff. Mabait si Cynthia, nakaramdam tuloy ako ng simpatya sa kanya. Cynthia, pagkatapos dyan, magpahinga ka na. Ako na magluluto ng hapunan. Salita ko, napansin ko naman na napangiti si Cynthia sa akin. Nagtuloy-tuloy pa ang pag-uusap namin ni Cynthia. Tila ba pareho kami nag-enjoy sa isa't isa. Hanggang nagpaalam na ako sa kanya, naakyat na ako sa kwarto. Nagstay at nagpahinga na muna ako sa kwarto dahil alam kong minuto na lamang ay dadating na si Maricel. Ayokong madatnan niya kami ni Cynthia na nag-uusap. Sa totoo lang, pagkatapos kong kausapin si Cynthia ay nag-iba ang tingin ko sa kanya. Nag-iba ang pakiramdam ko. Hindi nga nagtagal ay dumating na si Maricel. Kaagad niyang tinanong ang ginawa ko kay Cynthia habang wala pa siya. Kinausap ko na lang muna Han, unti-unti lang baka mabigla. Oy Han, wala nang iba ha, bibigyan mo lang ko ng dahilan para awayin at maisumbong ko siya kay Joff. Usapan natin yan. Sagot naman ni Maricel sa akin. Maya-maya ay bumaba na ako para magluto na ng hapunan namin. May ulam naman sa ref kaya yun na ang kinuha ko para lutuin. Lumapit naman si Cynthia sa akin at tinulungan niya ako pero inutusan ko na lamang siya na siya na magsaing na kaagad naman siyang sumunod. Habang nasa kusina nga kami ay masarap ang kwentuhan namin. Pakiramdam ko, panatag ang loob ni Cynthia sa akin. Ngayon lamang kasi kami nagkausap, naramdaman niya siguro na kahit papaano ay mabuting tao rin ako. Nang makaluto na ako ay tinawag ko na si Maricel para kumain na. Sabay-sabay na kaming kumain tatlo. Habang kumakain ay bigla naman tumawag si Joff. Naiinggit siya sa amin, ang saya daw namin at masarap ang pagkain. Sa kwarto, matutulog na kami ni Maricel. Han, mukhang napapalapit na sa'yo si Cynthia ha. Okay yan, malapit ko na silang mapaghihiwalay ni Joff. Sinusunod ko lang naman ang gusto mo Han. Sagot ko naman kay Maricel. Tinanong niya ako kung ano ang plano ko bukas.
Sabi ko, katulad pa rin ngayon, maaga ako uuwi para magkausap kami at para mapalapit siya sa akin ng gusto. Sinangayunan naman ito ni Maricel. Kinabukasan nga ay mas maaga ako umuwi sa bahay galing ng trabaho. Nadatnan ko si Cynthia na nagme-merienda ng banana cue. Kaagad niya akong pinagtimpla ng kape. Alam niya na ito ang gusto ko kapag dadating ako sa bahay. Lihim naman akong natuwa sa ginawa ni Cynthia. Habang tumatagal ay napapansin ko na gumaganda araw-araw si Cynthia. Kaya naisipan kong sabihin ito sa kanya. Cynth, napapansin ko gumaganda ka. Mahina akong salita kay Cynthia. Kaagad namang umiti si Cynthia. Nako kuya, baka kung ano na meron dyan sa mga mata mo. Masaya si Cynthia. Huwag ko daw siya pagsalitaan ng ganun dahil baka magselos na naman si Maricel. Totoo naman kasi talaga na maganda siya. Mas bata siya ng 2 taon kay Maricel na asawa ko. Hindi ko na talaga mapigilan ang aking sarili. Sa tuwing nakikita at nakakausap ko si Cynthia ay talagang umiinit ang pakiramdam ko. Paningin ko sa kanya sa ganda ay isa siyang palay na pwede nang bayuhin para maging bigas. Nag-iisip ako kung paano simulan ang intimate na topic namin. Total kaming 2 lang naman ang nasa bahay. Cynth, araw ka ba? Tanong ko. Araw? Bakit naman? Sagot niyang tanong, eh kasi nagiinit ako sa tuwing lumalapit sa'yo. Tumawa lang si Cynthia sa banat ko pero ako nag-iisip kung merong kung anong tanong pang itatanong ko sa ganoong klaseng topic dahil nararamdaman ko ng okay lang kay Cynthia ang mga ganitong usapan. Cynth, may tanong ako. May naganap na ba sa inyo ni Jeff? Nakuha niya kaagad ang ibig kong sabihin. Oo naman kuya, matagal din kami ni Jeff kaya maraming beses na. Sagot niya. Napahinga ako ng malalim nang marinig ko mula kay Cynthia. Kaya nagtanong din siya sa akin, bakit mo naman natanong yan? Wala lang, naisip ko lang kasi nga napag-uusapan natin. Sagot ko naman kay Cynthia. Muli akong nagtanong sa kanya na nangangatal na ang boses ko dahil hindi ko alam kung sasagot ba siya o hindi dahil baka ma-offend lang. Namimiss mo ba? Mabilis ang sagot ni Cynthia. Oo naman, ilang buwan na rin kaya walang dilig ang halaman ko. Si Cynthia habang nakatawa. Sa sarap ng kwentuhan namin ni Cynthia ay hindi ko namamalayan ang oras na mabilis tumakbo. Lalo pa nga at kanina pa nagagalit ang aking alaga, hindi naman high blood pero galit na. Naalala ko bigla si Maricel, baka madatnan kaming masarap ang usapan. Kahit na sinabi niya na yun ang gawin ko, tiyak magseselos yun ng gusto. Ang usapan kasi namin ay wala dapat na may maganap sa amin ni Cynthia. Kaya naghanda na ako para umakyat muna sa kwarto nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napatingin naman si Cynthia sa akin, naalala niya bigla mga sinampay niya sa labas kaya dali-dali siyang tumakbo para samsamin ng mga ito. At dahil sa lakas nga talaga ng ulan ay kaagad na nabasa si Cynthia. Nagmadali na akong tulungan siya, mabuti nakapagbihis na ako ng short. Pareho kaming nabasa ni Cynthia sa ulan pero iba na talaga ang pakiramdam ko dahil ayaw matahimik ng alaga ko. Dagdag pa ang malamig na hangin. Nang matapos kami ay basang-basa na kami pareho nang pumasok sa bahay. Napansin ko naman si Cynthia na nakatitig sa harapan ko. Kaagad din niyang ibinaling ang kanyang paningin dahil sa nahiya nga siya. Kaya sabi ko sa kanya, tara Cynth, sabay na tayo sa banyo. Tila wala namang kaabog-abog si Cynthia na sumunod sa akin dahil hawak ko na siya sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang ibig kong mangyari at naramdaman ko rin ang ibig niyang mangyari.
Masaya kami ni Cynthia habang ginagawa ang bagay na yon. Hindi ako makapaniwala na makakabayo ako ng palay habang umuulan. Binayo ko nga ng binayo hanggang naging bigas ang palay. Nauna na ako lumabas sa kanya. Paglabas ko nga ay maraming text si Maricel sa cellphone ko. Pauwi na daw siya nang biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya naghintay pa muna siya na tumigil ang ulan. Lalo pa nga at bumaha na rin. Nahirapan siyang makasakay. Ingat ka Han, update mo ako kung nakasakay ka na. Sabi ko sa text habang iniisip ko si Cynthia dahil gusto ko namang maulit ang nangyari sa amin habang wala pa si Maricel. Kaya pinuntahan ko siya sa kabilang kwarto at nadatnan ko nga na nagbibihis na siya. Pero inawat ko na muna siya. Sabi ko, isa pa tayo, Cynth. Mamaya pa makakauwi si Maricel. Pumayag naman si Cynthia kaya sa kwarto niya mismo ay may naganap sa amin. Pagkatapos namin ni Cynthia ay nag-text na si Maricel. Nakasakay na nga daw siya pa uwi. Mabuti daw at mabilis na humupa ang baha at ang ulan ay humina na rin.